Puro tao. Yun, bake to fork. Yan. There is none like Him. Sa bawat pagsamba natin sa Panginoon, sa bawat pag-awit natin sa Panginoon, dapat nabubuo sa isipan natin na Siya nga yung Diyos na dapat nating sambahin dahil wala Siyang katulad. Walang sino man o anuman ang makahihigit sa ating Panginoon. He is the Creator of everything. And He is the Creator of the human being. Yun, magsimula po tayo sa pagnalangin, sa pananalangin ni Pauline sa bawat isa. Sige, folks, manalangin po tayo. Lord, maraming maraming salamat po muli sa panibagong pati po. Ibigay po sa amin, Lord, para makarinig po muli ang salita niyo. Lord, sana po pumaba ang spirito niyo, Lord, sa kalagitnaan natin. Sana din, Lord, na saan niyo po ang puso, isip, tingnan namin sa pagpunod ng salita niyo, Lord. Naway, bigyan po amin ng wisdom and knowledge, Lord, sa pakikinig namin ngayon. And Lord, i-anoint po si Ma'am ngayon na nagpigilig ng Lord ngayon, bigay po sa kanya, right, Lord? And sana, Lord, maging fruitful po itong bibigyan ko. And marami pong mga bless po. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Ngayon po, hindi po ako nagpalit ng kurtina, kundi sa bago po kaming place na punta, nandito po kami sa Novaliche, sa bahay po ng sister ko, ng ate ko. At ang aming pagbati ay mula sa mainit na Manila, pero mainit din po ang pagbati namin sa bawat isa. Marami nang nangyari, nakaraan, natapos. Ngayon ang simula ng ating pagbabago, ating pagtanggap sa anumang bagay, sa anumang resulta ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng healing sa ating mga puso, sa ating isipan,
na tanggapin kung ano man yung nangyari, kung ano man yung kalooban ng Panginoon, isipin natin na may greater plan pa rin ang Panginoon sa lahat. Yun. Ngayon po, pagpapatunay natin yung kwento tungkol kay Timothy, na kung saan si Timothy ay itinuring na anak sa pananampalataya ni Pablo. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ang buhay ni Timothy? Bakit natin pinag-aaralan yung mga instruction ni Pablo para kay Timothy? Dahil may matututunan po tayong mga bagay-bagay na sometimes may mga ginagawa tayo na we are not aware na nagagawa po natin. Pero ganun kagaling yung salita ng Diyos na parang kanina lang sinulat at para sa atin. Pero mahigit na 2,000 taon na po na naisulat ito. Pero bakit sariwang-sariwa pa rin at appropriate sa bawat isa sa atin? Si Pablo, pagkatapos niyang lumabas sa kulungan, siya ay nakulong. During Roman Empire, siya ay pinagkulong. Tapos naiwanan niya yung mga taga-Ephesus. Hanggang sa pinadala niya ay sumama si Timothy sa kanila ni Barnabas sa first missionary journey nila, na pinuntahan uli nila ang mga taga-Ephesus. At doon ay in-encourage niya si Timothy na maiwan. Dahil may mga kaganapan pong nangyari sa... May mga kaganapan pong nangyari doon sa mga taga-Ephesus na kung saan in-charge niya si Timothy na bantayan yung mga nangyayari sa Ephesians, dahil nga siya ay napulong, kaya naiwanan ng mga taga-Ephesians, mga taga-Ephesus, na may mga nangyaring hindi katanggap-tanggap. Balikan po natin yung mga pinag-aralan na natin na diniscuss na ni Pastor. Let us open our Bible in 1 Timothy chapter 1. Upisahan ko po yung pagbasa ng salita sa chapter 1 verse 3. Sabi po ni Pablo kay Timothy, "I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus." Piruin nyo, magkasama sila nila Pablo at Barnabas, pero si Timothy pinapaiwan ni Pablo sa Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrine. Sige na, kumbaga sa layman terms, sige na Timothy, maiwan ka na dito. Kasi may mga katuruan na kumakalat ngayon ng mga post-doctrine. Not to teach post-doctrine any longer, or to devote themselves to meat and endless genealogies. Such things promote controversial expectations rather than advancing God's word. Meron daw pong nangyayari na katuruan na false doctrine sa Ephesus. Kaya sabi niya, Timothy, tingnan mo yung mga nangyayari sa Ephesus. Kasi ang mga nangyayari po, mas binigyan na nila ng halaga yung mga myths, mga kwento, na pinagdudugtong-dugtong lang, na parang ito na yung namamagnify inside the church, among the believers, and the genealogies, na kung saan tinitrace nila kung ano ang pinagmulan nila. Kasi merong katuruan daw na kung ano yung pinagmulan mo, yun ang mamamana mo. Kung mga righteous yung mga ninuno mo, yun ang magiging mamamana mong righteousness ngayon sa buhay mo. Dito nagsimula yung mga false doctrine na kung saan inside the church, among the believers, ito po yung pinag-aaksayahan nila ng panahon. Ito yung itinuturo inside the temple or
or ito yung pinag-uusapan ng mga teachers nung mga panahon na yon. Kaya nabother ngayon si Paul. Kaya sabi niya kay Timothy, Timothy, maiwan ka na. At pakialaman mo na yung mga pinagtututuro nila. Pero, ano nga ba ang dapat? Ano nga ba ang dapat ituro? At ano ba ang connection ngayong mga panahong ito dun sa mga bagay nito? Itutuloy ko po ang basa. Sabi po, such things promote controversial speculation. Yung mga katuruan na yun, nagkakaroon lang na controversial speculation. Rather than advancing God's kingdom. Imbis na ang pinagtutuunan ng katuruan, yung kung paano natin mapapalaganap yung salita ng Diyos, pero sa kasamaang palad, hindi na dito natutuon ang mga katuruan na itinuturo sa mga taga-Ephesus. So, eto ang, dito po tayo magsisimula ng ating topic ngayong gabi ito. So, verse 5 to 7. Babasahin ko po. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. Sabi ni Pablo kay Timothy, ang layunin ng mga pagtuturo dapat natutuon sa pagmamahal. Sa pagmamahal na ibinigay ni Jesus sa bawat isa sa atin. Na habang nagtuturo ka, yung pagmamahal nang galing sa Panginoon, ito yung mapapakita mo sa mga tao. Na habang nagtuturo ka sa mga believers, it should be motivated with love from a pure heart. Yung habang nagtuturo ka, ang tinuturo mo nanggagaling sa puso mo. Nanggagaling dun sa pagmamahal na tinanggap mo kay Jesus, na dapat ang itinuturo mo, ito, yung pagmamahal na nanggagaling sa puso mo, at yung pagmamahal na galing sa clear conscience mo, at yung pagmamahal with a genuine faith. Ang kalungkutan kasi, nung nawala na si Pablo, nagsulputan na yung kanya-kanyang pamamaraan ng pagtuturo na akala nila tama na yung magturo ka nung tungkol sa salita ng Diyos. Pero ano pa talaga ang layunin ng pagtuturo mo? Habang nagtuturo ka ba, itinuturo mo ba to nang naaayon sa may purity ang heart mo, naaayon sa conscience mo, naaayon dun sa pananampalataya mo, or nagtuturo ka just with a meaningless word. Sabi nga dito sa verse 6, some have departed from this and turned to meaningless talk. Yung pagtuturo na ang pinag-aaralan nila tungkol sa myth, ang pinag-aaralan nila tungkol sa genealogies, mga false doctrine, na kung ngayon po natin i-contextualize, sometimes sa pagtuturo ng ibang tao, napakaraming sinasabi, napakaraming, alam mo yung, sasabihin yung Greek word, sasabihin yung Hebrew word, sasabihin yung from original context, sasabihin kung paano na nasabi yun, kung paano sinabi yun, kung ano ang original word nun. Pero what's the point? What's the point?
point of your teaching? What's the point of those words? Kumbaga, meaningless word na hindi naman tumutukoy sa pagbabago ng isang tao. Hindi naman tumutukoy dun sa pagmamahal dapat na manggagaling sa puso mo with a clear conscience na habang ikaw ay nagtuturo, dapat ang pinapoint out mo, magkaroon ng change life itong taong ito. Hindi, you just mere saying words na meaningless po. May contrast po ang sinabi dito ni Pablo. Sabi nga, all believers should be filled and motivated with love. And what kind of love? Love from a pure heart. Love from a clear conscience. And love from genuine faith. Ang contrast po, nung mga tinuturo, nung mga teachers nung panahon na yon, kaya nagkaroon ng kaya pinapaiwan ni Pablo si Timothy. Yung mga teachers noon, who turned away from the love. Na habang sila ay nagtuturo, hindi na sila nagtuturo na ayon sa pagmamahal. Hindi na out of love yung kanilang pagtuturo. Kundi out of knowledge na lang. Dahil gusto lang nilang masabi. Gusto lang nilang masabi na meron silang alam. Kasi sabi, so verse 6, but some people have missed this whole point. Yung point na ang pagtuturo mo is out of love. Kaya mo tinuturo yon. Who spend their time in meaningless discussion. They have, verse 6, they have turned away from these things and spend their time in a meaningless discussion. Yung bawat pagtuturo nila eh, wala na lang, may masabi lang na may alam sila sa Biblia, may mapag-usapan lang. Kumbaga sa ngayon, na kunwari nag-share ka ng gospel, pero wala ka namang pinupuntos, wala ka namang sinasabi, dapat matransform ang buhay ng tao. Ito po yung gustong layunin ng Panginoon. Layunin na sinasabi dito ni Pablo na magkaroon ka ng point sa bawat pagtuturo mo. Maroon ka dapat pinupuntos. At ito ay habang tinuturo mo, ito'y tinuturo mo out of love, out of sincere heart, out of sincere conscience, out of your faith habang tinuturo mo ang mga bagay nito. Pero ang nangyayari sa panahon na yon, they spend their time in a meaningless discussion. At eto pa, they just only want to be known. Gusto lang nila na makilala sila. Gusto lang nila na malaman na sila ay may alam sa Biblia, sila ay matalino, alam nilang sumitas sa mga bagay-bagay, alam nila ang Old Testament, kung paano ang mga katuruan ni Moses, alam nila lahat ng yon. At yun ay sinasabi lang nila para lang masabi na sila ay magaling. To be known by others rather than mapakilala nila si Jesus sa ibang tao. At ang mga teachers nun who didn't know what they are talking about, hindi talaga nila alam kung sino ang sinasabi nila dahil hindi nila talaga na-experience sa o nagkakaroon ng personal encounter doon sa sinasabi nila. Dito sa verse 6 and 7, but some people have missed this whole point. They have turned away from these things and spend their time in meaningless discussion. They want to be known as teachers of the law of Moses.
But they don't know what they are talking about, even though they speak so confidently. Nakakalungkot lang sa nangyari sa church ng Ephesus na baka nangyayari din po ngayon sa kapanahonan natin na marami ang nagtuturo na nagsasabi lang ng mga bagay tungkol sa Biblia, na marami lang kaalaman tungkol sa Biblia. Pero, what is their point? What is your point? Ano ba ang tinutumbok mo? Ano ba ang mensahe mo? Sana po ang bawat isa, even to all of us, na as we say things to other people about the Bible, hindi lang po nanggagaling sa ulo natin, hindi lang po nanggagaling sa utak natin yung mga sinasabi natin na sa para lang masabi na may alam tayo sa Biblia. Sana po yung goal ng puso natin habang sinasabi natin si Kristo, yung goal po natin yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. At habang sinasabi natin yung salita ng Diyos, it will come from our pure heart. Nanggagaling po dapat ito sa loob ng ating puso. Dahil nagkaroon tayo ng encounter sa Panginoon, ito po yung dapat na maging mensahe natin habang tayo nagtuturo, habang tayo nag-share ng sa ibang tao, na ang pinopoint out natin na magkaroon tayo ng bagong buhay when we encounter God. Sana po ang bawat isa nakita natin kung ano ang tunay na mensahe as we preach the gospel, as we share the gospel to other people. Hindi po ito magbubuhat lamang sa kalaman ng ating mga isip ng ginagawa ng mga post teachers nung araw, kundi magbubuhat po ito sa kaibutura ng puso natin, na we are doing these things, we are sharing God's love, we are sharing God's message out of love, from a sincere heart, from our conscience, from our faith. It is not an outward thing na kaya natin ginagawa ito dahil gusto natin to be known by others. Na kaya natin sinashare yung gospel dahil gusto natin sumita. Gusto nating makita sa debo, gusto nating maraming kakilala, gusto nating mabati tayo ng marami. Hindi po ganun. Ito'y napapanahon sa ngayon na sometimes there are many preachers or many people sharing the Bible na ang gusto lamang ay may pakita kung ano yung kalaman nila. Hindi yung maipadama yung pagmamahal na galing sa Biblia, yung pagmamahal na galing sa ating Panginoon, na nanggagaling sa ating mga puso, na nanggagaling sa ating mga experience, nanggagaling sa transformed lives natin. Sana po, as we share the gospel to other people, ito po yung maging motivation ng puso natin. Bakit ko nga ba ipagmamalaki si Jesus? Bakit ko nga ba sasabihin ang kabutihan ni Jesus sa buhay ko? Because I experience God's love. Because I experience the faith. I experience His love to my life. And that love transformed me. And that love inspired me. And that love motivated me to share God's love to other people. Sana po ngayong gabi natutunan po natin na tingnan po natin yung mga sarili natin, yung motibo ng puso natin. Bakit nga ba gusto ninyong umattend gabi-gabi? Bakit nga ba nakikinig tayo gabi-gabi? Dahil lang ba gusto nating masabi na may alam na ako sa Biblia, Sister Olive, Pastor Ernest? De, alam na po ako dahil gabi-gabi po ako nakikinig. Kayang-kaya ko na po itong sabihin sa ibang tao. Pero, ang sabi nga po,
ang dapat na motibo natin. Gusto ko pong madinig ko ano yung kautusan ng Panginoon. Gusto ko pong madinig yung pagmamahal ng Panginoon. At gusto ko pong madinig, by experience, yung pagmamahal na magta-transform po sa buhay. At ito pong pagmamahal na ito, ito po yung maito kwento ko sa kapitbahay ko. Masasabi ko dun sa pamilya ko. Masasabi ko dun sa anak ko. Because I had experienced the love of God in my life. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo ngayon sa aming lahat. Na sometimes, Lord, hindi po kami nagiging conscious dun sa mga bagay na inilalagay namin sa aming mga isipan. Hindi kami conscious dun sa mga bagay na sinasabi namin sa ibang tao. Are we saying things just to be known, to brag to other people because we know everything or we know something about God? Panginoon, ngayong gabi, pinakita mo sa akin na dapat ang motivation namin yung nanggagaling sa pagmamahal, Panginoon. Nanggagaling sa puso namin, Panginoon. Nanggagaling dun sa konsyensya namin. Nanggagaling dun sa pananampalataya na na-build up sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa sa bawat salita na aming bibitawan sa ibang tao, yung transformed lives namin na nanggaling sa iyo, Panginoon, ang maipamanita namin. Yung salita mo na nagbago sa buhay namin. Yung pagmamahal mo na nag-udyok na mabago ang buhay namin. Maraming salamat po. Sa mga kasama namin ngayon na patuloy na dumaranas ng mga pagsubok or challenges in life, Lord God, dalangin namin na biyayaan mo po sila. Make a way for them, Lord God, na makita nila yung pagkilos mo sa buhay nila. Maranasan nila, O Diyos, yung miracle mo sa buhay nila. Maranasan nila yung deliverance mo sa buhay nila. Maranasan din po nila yung healing power mo sa buhay nila. At yung karanasan, O Lord, na mararanasan nila, ito yung bagay na magbibigay ng transformation sa buhay nila. At mag-uudyok sa kanila na sabihin yung kabutihan mo sa ibang tao. Panginoon, continue to reveal yourselves, Lord God, to each one of us. Patuloy mong pakilala, maipakilala, Panginoon, ang buhay mo, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang Biblia, Panginoon, ito ay ang kwento ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Nawa, makita lagi namin kung paano mo kami minamahal. Maranasan namin lagi yung pagmamahal mo sa buhay namin. Na anuman yung mga bagay na pinagdadaanan namin, Panginoon. Makita lagi namin na kumikilos ka. Na hindi mo kami iniiwan, na hindi mo kami pinababayaan sa bawat season, Lord God, ng buhay namin. Maraming salamat. Alam po namin, we are looking for victory, Lord. We are looking for a victorious life, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa pagsama mo sa buhay namin araw-araw. Sa pagpapadama mo ng pagmamahal mo sa amin araw-araw. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos. O ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama nyo
sa amin ngayong gabi. Nakaraos na naman po ang ating devotion. Nawa po meron kayong natutunan ngayong gabi sa ating pag-aaral. At ang mga natututunan po natin, huwag lamang natin ilagay sa ating isipan. Ilagay po natin sa ating puso at lumabas sa ating mga buhay. As we share the gospel, as we share the love of God to other people. Hello, magandang gabi po. Muli po, ina-announce po namin ang Saturday natin, 9 o'clock, BTS, okay. Okay. 10 o'clock BTS Bible True Story for the kids. Pwede po kayong mag-join. I-join niyo yung anak niyo. At i-share po yung link sa ating page. And don't forget, every Sunday 9 a.m. in the morning po ang ating Sunday celebration, ang ating Genesis, Book of Genesis. Napakaganda po ang Book of Genesis namin last Sunday, face to face, dahil nakasama po natin ang isa natin, kasama din po siya sa nag-aaral ng Genesis na from Canada. Nagkaroon siya ng word from us, the gospel in Genesis, na kung saan napakaganda po ng kanyang mga insight na na-share sa bawat sa. Kaya I am encouraging everyone, the women's, na mag-join po tayo sa study of Book of Genesis natin. Okay, thank you for joining us, Sister Renzi from, I think, UAE or Dubai. Hello, kaway-kaway kay Judith Budomo. And advance, happy birthday to Pastor June Del Rosario, Pastor Vic Del Rosario, ating brother. Advance, happy birthday. Meron pa tayong kainan tomorrow. Ay, sorry. Surprise yata yun. Ala. Magpa-surprise daw yata. Surprise pa ba? Thank you for joining us, Sister Wilma Tamiing, Cyrene, Wilmarlene, April, and kay Lola. Hello po, Lola. Thank you for joining us tonight. Sister Glad and Brother William and Gwen. Shade Bituin, hello. Thank you for joining us. And Benedict Aboyong del Rosario, hello. Tisha Ople, hello. Anatites, Jonah, Clara, and Tino. Pwede. Ano mo po? Sister Jenny Rojas, thank you for joining us. We will continue to pray for you. Sister Yumi San, Janice, Taliara, Retret, and Rotrot, hello. Sister Faith, Brother Jeff, and Roman. Brother Ahmed Kapuyan. Wow, Brother Ahmed, we will continue for God to pray for God's favor sa buhay mo. Welcome, Ramil Biduan. I think welcome again. Derek Teliara. Hello, Derek. Marie De Vera. Kuya Arlene Uson. Sister Arlene, na-miss ka namin. Nawa. Pagpalain ka ng Panginoon. Brother Jerry Garcia and Ate Joanne, Sister Narisa Duca and Brother June Duca, Sister Glenda Martin, Sister Suset and Painado. Sister Suset, see you tomorrow. Kung luloobin ng Panginoon, we'll be there by 8 o'clock or 9 o'clock in the morning. Sister Jesusa Kulanay, hello Sister Jesusa. Patuloy kang bigyan ng comfort, strength, complete healing ni Lord in His time. We do believe na makakakyat ka sa Baguio at magpuproclaim ka ng goodness and miracle ng Panginoon na naranasan mo. Hello po, Sister Ellen Ong, Sister Gustajan and Paul. Mami Shoning Poseido, Amalie Fakal, hello. Jen Tiglao, Jen, kita tayo tomorrow. Ate Tess del Rosario, Nanay Mila Magas, Sister Nanay Lolita Rimas, Tatay Ador, and Sister Edna, Emma Aguila, Rachel, hello Rachel, and Jay, Mabel Makadangdang, Mamueng Ferrer, Jugs Lopez, Judith Pascual, Aldwin, Bennett at Kabolong, hello po, and Kabet.
Tito Ben and Tita Judy, Tatang Dory de Rosario, hello po. Hope to see you tomorrow. Mami Lenny Riliera, hello po. Telay Angeles. Ate Edeline and Kuya Obe, thank you po sa paggamit namin ng house nyo. And si Maribik Belia Senior, Tita Abet, Ma'am Abet, Emma De La Cruz, sino pa? Darwin Centeno, Shani Poseidon, sabi ko na. Yung mga hindi ko po nabanggit, kasalanan po ng software namin. Joke lang. Hindi po kasi nag-feed lahat ng mga viewers natin ngayon dahil sa pagbago ng setup ng Facebook. But I do believe na anuman yung mga bagay na nadinig natin ngayon ay hindi lamang magiging isang nalig sa ating isipan, kundi mailalagay natin sa puso natin at ito ay lalabas sa ating mga bibig. God bless and good night, everyone. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good night and God bless.